Pakiramdam ni Marian ay napigil niya ang kanyang paghinga. Hindi na niya kailangang lumingon dahil kilalang kilala niya ang may-ari ng boses na yon. Mr. Dantes, tinakasan ng kulay ang mukha ni Clarice ng makilalang sikat na aktor. Oh, what a pleasant surprise! Please, have a seat! Alok nito sa binata. Umiral na naman ang kaplastikan nito. Napapikit si Marian ang marinig ang mga yabag ni Nathaniel palapit sa kanila. Sana ay lumubog na lang siya sa kinatatayuan kaysa makaharap ito. Hindi dahil ayaw na niya itong makita. God knew how much she missed him. Pero ayaw na niya makipagtalo rito. And oh, how did he know about Nathan? Sa kabila ng tensyon ay lihim si Maria na napangiti sa salitang ginamit nito kanina. Aking anak, there was possessiveness when he uttered those words. Thank you, Miss Villarama. Sagot ni Nathaniel na makalapit sa kanila. Ang mga mata nito ay nakatuon sa kanya. There was something in his eyes that made her shiver. But I guess Marian and I have to talk first. Sure, sabi ni Clarice na nagpalipat-lipat ang tingin sa kanila. Marian, tawag nito sa kanya. Tumingin si Marian dito. Gusto niya matawa sa itsura nito para itong maamong tupa. Her voice was soft, malayo sa halos pasigaw na pakipag-usap nito sa kanya kanina. I just want to remind you to set an appointment for the pictorial of Mr. Dantes. Sa kaubod ng tamis ng umiti ito. Tingin ko hindi na kailangan. Si Nathaniel ang sumagot. Halos panabay silang tumingin dito. Ang susunod na pictorial na pupuntahan ko ay sa araw ng kasal namin ni Marian. At siya magdidesisyon kung gusto niyang ibigay sa magazine mo ang exclusive coverage nun. Patuloy ni Nathaniel. Napasinghap si Marian sa sinabi nito. And she doesn't care kung narinig yun ng mga ito. Kasal? What the hell is he talking about? Bago pa may makahuma sa kanila ni Clarice ay agad siyang inakbayan ni Nathaniel at giniya palabas ng opisina para siyang robot na sumunod dito. Hanggang ng mga sandaling iyon ay litong-lito pa rin siya sa mga binibitawang salita nito. Sa labas ay parang mga bubuyog na nagkumpulan ang mga kasamahan niya sa trabaho. Nababakas sa mukha ng mga ito ang paghanga sa kagupuhan ni Nathaniel at pagkaingit naman sa kanya. Numiti si Nathaniel sa mga naroroon and woman giggled in response. Hindi na si Maria nagtaka doon. His smell alone was enough to drive a woman crazy. Isa siya sa naging biktima ng killer smile na yon. Kung paano sila nakalabas ng building without creating a mob ay hindi na niya alam. His statements earlier at ang braso nito nakaakbay sa kanya ay parang nagpapawala ng katinuan niya. We can talk here. Hindi na kailangan sumama pa ako sa loob. Pagalit na sabi ni Marian nang ihinto ni Nathaniel ang kotse sa tapat ng isang eksklusibong condominium unit. Believe me, Marian, it would be better if we talk inside. Hindi na nito hinintay na sumagot siya dahil mabilis na itong lumabas ng kotse. Ang totoo'y ayaw lang ni Marian mapag-isa kasama ito. She couldn't trust herself to think and speak logically. If he was within reach. Hindi siya natinag nang buksan itong pinto sa gilid niya. Para pa siyang batang humalok kip-kip. Narinig niya ang irritabling pagbuntong hininga nito. It's no use, Marian. Kayang-kaya katang buhatin papasok sa loob. But then, it would be a waste of energy. So you might as well get down. Alam niyang gagawin niya nito kapag nagmatigas siya. Padabog siyang bumaba ng kotse. Pagpasok pa lang sa loob ay panlalaking atmosfera na sumalubong sa kanya. Black and white ang motif ng unit nito. White ang dinding in contrast sa mga furniture na karamihan na itim naman ang kulay. Very masculine pero hindi niya type ang atmosphere na hatid noon, dull and very monotonous. Pumihit siya paharap kay Nathaniel na marinig niya ang paglapat ng pinto. Sandaling hindi siya nakapagsalita dahil sa paraan ng pagtitingin nito sa kanya. Gusto niyang maiyak sa nababasang damdamin sa mga mata nito, but then ayaw niyang umasa. Kung ano man ang gusto mong sabihin, say it fast. Yumuko siya para itago ang pagkislap ng mga mata niya dahil sa pinipigi ng luha. Sa isang iglap ay nasa harapan na niya to. There were no words spoken. Na magtamang mga mata nila, there was a silent understanding between them.
Nathaniel cleaned her mouth at hindi siya nagkunwaring hindi niya gusto yon. They kissed hungrily and passionately. Ang naipong damdamin sa loob ng nakalipas na 3 taon ay binigyan nila ng laya. Etong unang kumalas. Parang napasong lumayo ito sa kanya. Confusion was written all over her face. Please sit down, Marian. Hindi ito nagdalawang salita because she immediately obliged. Pakaramdam ni Marian ay bibigay ang mga tuhod niya. Ano man sandali at kailangan niya ng physical support. As much as I want to hold you near me, we have to maintain the distance. Hindi ako makakapangakong makakapag-usap tayo ng matino kung lalapit ako sa iyo. Tumayo ito sa likod ng pang-isahang city. I miss you so much that all I want to do is to make love with you. Make love? He said it with such an intensity that it sent shivers down her spine. Can you make a promise that all information we'll get out of this conversation will be strictly confidential and off the record? She stared at him in disbelief. When his lips twisted into smile, saka lang ni Marian na-realize na gusto lang itong pag-aanin ng tensyon sa pagitan nilang dalawa. We'll begin from the start, Marian. May seryoso nang sabi ni Nathaniel. Bakit hindi mo kagad sinabi sa akin na reporter ka pala? Huminga si Marian ng malalim. Balik na naman sila sa lumang issue at alam niyang siya ang nasa hot seat ng mga sandaling iyon, but she couldn't care less. Dahil sa puso niya nagsisimulang magkakulay ang pag-asang she would have a fair trial this time. Would you still entertain me if you knew? Balik tanong niya rito, hindi itong nakakibo. Just as I expected, kung nalaman mo noon, baka hindi mo ako pinayagang makalapit man lang sa'yo. Yung pagtataray mo noong una tayong magkita, was it just a front to get my attention? Hindi nakatiis na tanong ni Nathaniel, the high and mighty Nathaniel Dantes. Napalatak ng bulala si Marian. Is it really that hard to believe that a woman will snob you? He smiled mischievously. Siya na rin ang sumagot sa sariling katanungan. No woman can snub a man who can melt her heart with his smile alone. Would you believe na sa unang pagkikita natin ay hindi kita kagad nakilala? Nang tingnan niya mukha nito'y nablangkong expression ito. Dalawang rason ko sa magkaibang panahon kung bakit hindi ko sinabi sa iyong tungkol sa trabaho ko. Hinintay ni Maria na mag-comment ito, pero nanatili itong tahimik lang sa proseso ng kanyang paglalahad. Naghihintay sa sasabihin niya. Kapapasok ko pa lang noon sa publication, nang i-assign ako ng editor namin sa Isla Blanca. Maybe it was just his way of getting rid of a nuisance reporter. I accepted the job because I had no choice. Kagaya siguro nung baguhan ka pa lang din sa showbiz na wala pang ganong choice kung anong role ang gusto mo. Huminga siya nung malalim bago nagpatuloy. I was always on the lookout for a good material that will land my name in the front page. So you really want me for the story? Baka sa bitterness na singit ni Nathaniel. Tumangos si Marian. It was the truth. Natuwa siya na makilala si Nathaniel dahil alam niya magkakaroon na siya ng break sa pamamagitan nito. Yun ang una kong reaction kung bakit hindi ko sinabi sa'yo. I want to have a name at alam kong ikaw ang susi para doon. Nakagat niyang ibabang labi na gumuhit ang pait sa mukha nito. And your second reason? Matalim na tanong nito. I had the chance to know you better. Not as Nathaniel Dantes, the famous actor of the Philippine cinema, but as Brandon Santiago, the simple vacationist. I started to like you and... God, ganito pala kahirap mag-confess. And... Hindi ko na inisip ang tuko sa paggawa ng istorya tungkol sa'yo. I just wanted to enjoy every minute we shared, to enjoy the privilege of knowing you. At alam kong oras na ipagtapat ko sa yung totoong trabaho ko, I'm going to lose you. So I tried to hang on as much as I can, dahil alam kong isang araw, kailangan mo nang umalis sa isla at bumalik sa glamorosong buhay mo. Pilit ni Maria na nilunok ang waring barang humarang sa lalamunan niya. The first reason is for fame and the second is for memories which I will treasure forever. Bahagyang lumambot ang mukha nito. Bakit hindi mo sinabi sa akin na buntis ka? At paano ka nakasigurong ikaw ang ama ni Nathan? She tried to bluff him. Hindi mo ba muna ipapadiin i-test ang anak ko para makasiguro ka? Kung nakakamatay ang tingin pinukol ni Nathaniel ay natumba na siguro si Marian. May kinuha ito mula sa ibabaw ng isang display shelf at inabot sa kanya.
Agad niya nakilala ngayon mga litrato ni Nathan mula noong baby pa ito hanggang mag-celebrate ito ng 2 taong kaarawan, ilang buwan na nakakalipas. Natatandaan yung dala niyang mga litrato niyon sa Islat Binalak na ipakita kay Nathaniel, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Paano napunta yun dito? Ipinanganak mo si Nathan, 9 matapos ang huli nating pagkikita sa isla. You were not a loose woman. Napatunayan ko yung dahil akong unang lalaki sa buhay mo. Bahagyang lumambot ang tinig ni Nathaniel sa puntong iyon. Hindi ako naniniwalang you jump into bed with another man in less than a month after we made love. Hindi ni Marian napigilan tumawa ng malakas. Stop it, Marian. Madilim ang mukhang lumapit ito sa kanya. Walang nakakatawa sa sinabi ko. Walang nakakatawa? Ulit niya. I am not a loose woman, patuyang sabi ni Marian. Hindi ko akalaing maririnig ko yan mula sa'yo. Didn't you accuse me of using my body just to suck information from you? Didn't I hear you say about giving my virginity and stooping that low? She blinked hard not to shed a tear. Bakit hindi ka makapaniwala ngayon na kaya kong sumama sa ibang lalaki, provided that a good story will be mine? I'm a leech, remember? Regret ang nakita ni Maria na bumaka sa mukha nito. I am the best example of a complete moron for thinking that way, but just the same, hindi mo pa rin maitatangging anak ko si Nathan. Kinuha nito isa sa mga litratong hawak niya, solong picture yun ni Nathan. Nathan is my younger version. Kung makikita mong lumang litrato ko, he look exactly like me. My fondness sa tinig ni Nathaniel. I am not even asking you if he is mine because I'm 100% sure that he is mine. Ang tanong ko'y kung bakit hindi mo sinabi sa akin that you're carrying my child. Yumuko si Marian. There was no point in denying. I tried to talk to you as soon as I found out. Tumawag ako sa phone sa opisina niya para laging sinasabi sa akin na hindi ka raw available. Yun din ang rason kung bakit pinasya kong lumuwas sa Maynila at iwan ang trabaho ko sa Palawan. I practically left my life there just to communicate with you. But before I got my way to see you, nakaalis ka na at papuntang Amerika. Patuloy ni Marian. Nung bumalik ka naman and made a comeback movie, mas mahirap ka makausap. Public property ka bilang isang artista pero lagi ka maraming bantay. Kung alam ko lang, sinuklay ni Nathaniel ang mga daliri sa buhok. Ang daming panahon na sayang, I was not even there to share the joy and the pain of your pregnancy. Sinong nakarami mo nung nagbubuntis ka? Dito na ako sa Manila na nirahan at naghanap ng trabaho. I'm very lucky dahil pinagkatiwalaan ako ng papa ni Clarice. Bilang isang journalist sa magazine nila, pakaramdam ko'y napakaswerte ko noong ipinagbubuntis ko si Nathan. Dahil hindi lang isang magandang trabahong lumapit sa akin, kundi nakatagpo pa ako ng isang katulong na talaga namang maasahan ko. Rosa also came from Palawan at siya na nakasama ko sa buhay mula noon. Remind me to thank those people, bili ni Nathaniel sa kanya. Muli nitong pinagmasdan namang larawan ng kanilang anak. Na hindi ko nakita ang unang pangiti ng anak ko, I was not even there to support him on his first step. You'll have all the time in this world. Hindi ko ipinagkakait sa iyo si Nathan. You'll be free to visit him anytime you want. Masakit sa kanyang realization na si Nathan lang ang importante rito. One part of her heart is still aching from him. Pero hindi niya yun aaminin dito. Sunod-sunod ang pag-iling ni Nathaniel. I would not be contented by just visiting my son. I want to be with him permanently. Maang na napatingin si Marian dito. Nakita niyang determinasyon sa mukha nito. Hindi ko basta-basta ibibigay sa yung custody ng bata if you'll insist. I'll see you in a court. Amusement ang bumaka sa mukha nito. Oh no, Marian, we'll see each other at the church on our wedding day. Marian could have died from heart attack dahil sa sinabi nito. Anong sinabi mo? Nagkibit ito ng mga balikat. Magkikita tayo, hindi sa korte ko, hindi sa simbahan. We're getting married. Napailing si Marian, parang gusto niyang sumigaw at sabihin ditong huwag siyang paglaruan, pero ibang lumabas sa bibig niya. Bakit tayo magpapakasal? We have Nathan. Oh, come on, Nathaniel. People don't marry just because they have a child. Mabilis na agaw niya sa sasabihin nito. At hindi ako magpapakasal sa'yo kung yun ang dahilang ibibigay mo. Her voice broke. Huli na para bawiin ang sinabi niya. Nang mag-angat si Marian ng tingin ay nakita niya ang pagguhit ng ngiti sa mga labi ni Nathaniel. Woman, amused na sabi nito bago tumabi sa kanya. I'll marry you, Marian, hindi sa ano pa man dahilan but because I love you.
Bonus na lang that I have a wonderful son. Hindi makapaniwalang tinignan ni Marian to. Tama bang pagkakarinig niyang mahal siya nito? Kailan mo pa na lamang mahal mo ko? Mahal kita. Sa isla pa lang noon, her lips twisted in a mocking smile. Mahal mo ako? But you didn't even give me the chance to explain my side. Mahal mo nga siguro ako kaya hindi ka man lang nag-exert ng effort na makita o makausap man lang ako sa nakalipas na 3 taon? You call that love? Puno na hinanakit ang tinig ni Marian. Ang puso niya'y gusto lang magtatatalon sa tuwa pero hindi maiwasang magkakaroon siya ng duda sa tunay na intensyon nito. I'm very sorry, love, sagot ni Nathaniel. I was devastated when I found out that you betrayed me. Ikalawang pagkakataon na akong naloko ni isang journalist. Yung una, my pride was wounded. But the second time around, my ego was blown out of proportion. But my heart took most of the burden. I regretted that day that I didn't give you the chance to explain your side. Pero maniwala kang walang araw na hindi ko naisip kung anong kaya kong hinayaan kita magpaliwanag. I was miles away pero nanatiling nasa islang isip at puso ko. Your scent and memories haunted me for the last 3 years. Napasinghap si Marian. He said it with pain in his eyes na parang gusto nang gumuho ng depensa niya. Bakit hindi mo rin ako kinausap nung makabalik ang 6 months ago? Bumalik ako para makausap ka talaga, to give you the chance to explain your side. Pinahanap kita sa Palawan, kahit na hindi ako sigurado kung nagsasabi ka ng totoo noong sabihin mo, doon ka nang galing noon. Napangiwi ang dalaga, ginagap ni Nathaniel ang kamay niya, tinalikan yon bago nagpatuloy. Nalaman ko nandito ka na sa Manila mula sa mga detective na inupahan ko. Top writer of a woman's magazine. That after all, you're not a leech. But what have I read? Hindi siya nagsalita. Oh no, not that one. A politician gave a mansion to a sexy actress. Napapailing na dagdag ni Nathaniel. Napapikit si Marian. Hindi ako sumulat nun, but it was under your byline, sagot nito. This was her chance to defend her profession. Clarice wanted me to write stuff like that, blind items to create excitement sa part ng readers. At ginawa ko yun, pero tinitira ko yung mga nasa gobyerno na gumagawa ng katiwalian. I didn't pry into their private lives. Yung mga kapalpakan nila sa trabaho, yun ang nilalagay ko sa column ko. But there was a time habang nasa Singapore ako covering an interview with a Filipina VJ sa MTV, pinafilapan niya sa ibang writer ang column ko. And that is the particular issue na nabasa mo. I am a responsible journalist, Nathaniel. Maaring marami ako nasasagasaan along the way. But I just presented the truth. I dig other people's dirt. I'm guilty of the charge. But these people are not worthy of having their privacy. I exposed them for wrongdoing at maraming nakinabang dahil sa exposed na yon. Matiim siyang tinitigan nito. I'm gonna marry you, Marian, being a journalist or not. Muli siyang umiling. I can't marry you, Nathaniel. And why not? Nananad siyang tanong nito. Paano yung sasabihin dito na hindi siya kumbinsido na mahal siya nito? Napakakasalan siya nito dahil lang kay Nathan. Mahal kita, Marian, sabi ni Nathaniel na waring nahulaan ang nasa isip niya. When you interview people, you knew if they are telling the truth or not. Now look at me when I tell you that I love you. You're a journalist and you have the ability to see through. Ginagap nitong palad niya. I love you, Marian. Hindi ni Marian napigilan ang pagpatak ng kanyang luha. The love he was stating can be clearly seen in his eyes. How can she be so dumb not to notice it? Pinahid yun ang likod ng palad ni Nathaniel. Isang dahilan lang ang tatanggapin ko mula sa'yo para umurong ka sa inaalok kong kasal. Nagtatanong ang mga mata ni Marian ang tignan nito. Sabihin mo hindi mo na ako mahal, Marian. Baka sa security sa tinig ni Nathaniel. And I'll be out of your life forever. The tenderness in his voice, the love reflecting from his eyes and his declaration of love for her. Lahat ng yun, isama-sama nagpaguho sa depensa ni Marian. Ah, I love you too, Nathaniel, pag-amin niya. I never stop loving you, he kissed her. Hindi siya tumutol ni katiting. Thank you, my love, bulong ni Nathaniel nang iwan ang mga labi niya. Thank you for giving me another chance. You're welcome, nakangiting sabi ni Marian. Will you marry me?
Tanong ito. Marian. Napatawa siya, mayamay seryoso ng tumingin sa binata. Yes, Nathaniel, I'm gonna marry you. I'm sorry, I can't give a ring. Nangihinang sabi ni Nathaniel. Forget about the ring, nanunod yung sagot ni Marian. I have a better idea. Siya naman ang humalik dito, teasing and nipping his lips gently. Kumawalang isang umun mula dito. Natatawang lumayo siya tinangkang hilahin ito patayo. Pero sa halip nitong tumayo ay siyang nahila nito, he started to kiss her again. Nathaniel, sabi niya nang lubayan ito ang mga labi niya. Hindi mo ba muna ipapakalalang sarili mo kay Nathan? Saglit itong nag-isip, napailing. You win this time, Marian. Alam mo sabik na sabik ako makilala ang aking anak, kaya palalampasin ko ang pagkakataong ito. Binigyan siya ni Nathaniel ng isang mabilis na halik sa kainit. Sa kaiinot-inot na tumayo, she tried to suppress a smile at inayaan niyang hilahin siya nito palabas ng unit. Kumunot ang noo ni Maria na hindi pa binubuksan ni Nathaniel ang pinto ng kotse, gayon nasa tapat na sila ng inuupahan nilang apartment. Nathaniel, do you think he'll like me? Alanganing tanong nito. Puno ng insecurity ang tinig ni Nathaniel, parang may humaplo sa puso ni Marian. Inayos niyang collar nito na bahaging nawala sa pwesto kasabay ng pagtango. He love you, Nathaniel. Pagbibigyan niya ng assurance dito. Lumingon si Nita nang marinig ang pagbukas ng pinto. Iniwan itong paglalaro sa sahig at patakpong lumapit kay Marian. Nagpakalong at pinupog siya nito ng halik. Kumunot ang noon ito nang makita si Nathaniel na nasa likuran niya. Tinuro nitong hindi nakikilalang ama. Siya ang daddy mo, Nathan. Parang may bumiking sa lalamunan ni Marian matapos sabihin yon. Hindi niya inakalang darating ang pagkakataong magkakakilalang mag-ama. Naagaw ang pansin nila ng tunog ni Likha na nabasag na baso. Tumuon ang mga mata nila kay Rosa na nasa bungad ng komedor. Waring namamalik mata ito habang pinaglilipat-lipat ang tingin kina Nathaniel at Nathan. Sige na, Rosa. Ayusin mo na yan at pagkatapos ay doon ka na muna sa kusina. Utos ni Marian dito. Hindi niya malaman kung matatawa o maiinis sa pagkakatulala ng katulong. Sorry po, ate. Hindi ito magkandatuto sa pagpulot ng mga bubog. Nang makaalis ito'y muling humarap si Nathan sa ama. Nalalaki ang mga matang titig na titig dito. Hello, son. Halos pabulong na sabi ni Nathaniel. Iniabot ni Marian ang bata rito. Tusa namang sumama si Nathan sa ama. Mahigpit na niyakap ni Nathaniel ang anak. Base sa pagyugyog ng mga balikat ni Nathaniel ay alam na ni Marian na umiyak ito. At this moment, Nathaniel Dantes was crying at walang kamerang gumigiling para kunan ang eksena. He was pouring his heart out and she was the sole witness. Hinayaan niyang namnamin itong sandaling iyon. I love you, son. Sabi nitong bahagyang nilayo si Nathan. Pinagsawa ni Nathaniel ang mga mata sa mukha ng anak. Daddy! Tawag nito sa ama na para bang inaiintindihan ang ibig sabihin ng salitang iyon, sabay yakap sa ama. Ako nga, anak. Ginitaan nito si Nathan. Ako nga ang daddy mo. Pinahid ni Marian ang mga luhang naglanda sa kanyang pisngi. Nilingon siya ni Nathaniel. Thank you, Marian. Thanks for giving me a wonderful son. Lumapit ito sa kanya, tinalikan siya sa pisngi. No, Nathaniel, thank you for giving him to me. At nagkakaunawa ang ngumiti sila sa isa't isa. Ginagap ni Nathaniel ang palad ni Marian. Nangalikig si Marian sa ginaw, kaya inakbayan siya ni Nathaniel. Remember the moonlight? Nanunuksang sabi nito sa kanya. Nakaupo sila sa buhangin paharap sa dalampasigan. Maliwanag ang buwan dahil nataong full moon, napangiti si Marian. Sino bang makakalimot noong unang gabing angkinin siya ni Nathaniel? Ito was a full moon. Ano kaya kung Erin na kanatin yung nangyari noon? Question pa ni Nathaniel. Ano ka ba? Baka mamaya bigla may maligaw sa bahaging to ng isla? Kunwari pagtanggi ni Marian. Pero na maisip ng kanilang nakaraan ay nagdulot yun ng munting kiliti sa kanya. Ngayon ka pa ba mahihiya? Ngayon na kasal na tayo? Panunukso ni Nathaniel. Ikinasal sila na nagdaang araw sa Manila Cathedral. Hindi ni Marian nakalaing her wedding would be the talk of the town. Bakit ba hindi? Nasilo niya isa sa most eligible bachelor of the country. I'm sorry, Marian. May anas ni Nathaniel. Nagtatakang tinig na ni Marian ang asawa. Sorry for what? Sa pag-misjudge ko sa'yo noon. For calling you a bitch. For not listening to your explanations. Sagot ni Nathaniel. You're forgiven. Natawa si Marian sa kadramahan nito. I'm very proud of you, love. Patuloy ni Nathaniel na hinalikan ang likod ng palad niya.
Na-realize kong hindi naman pala tamang impression ko sa'yo. Nalaman ko yun nung basahin ko mga artikulong sinulat mo. Exposed tungkol sa isang politikong nilustay ang kabanambayan ni isa kang compassionate journalist. Nung i-feature mo mga batang biktima na toxic waste sa Olangapo. And for that, I wish you keep up the good work. Maang na napatingin si Marian dito. Ah, akala ko ba'y ayaw mo nang ipagpatuloy kong pagsusulat? Umiling ito. Hindi na ngayon. Sayang naman kung mawawala ng isang responsableng journalist ang media natin. Besides, napatunayan ko nang mahusay ka sa field mo. And you love your work. Ayokong hadlangan ng pag-grow ng karir mo. Napangiti siya. Nathaniel, sa tingin ko'y magiging contributor na lang ako. Every once in a while na lang ako magsusulat. I want to enjoy the feeling of having a family. As you say, madam. Nakangiting sagot ni Nathaniel. Speaking of family, tumawag ako kay mami sa London at sinabi kong isa sa mga araw nito'y dadalaw tayo sa kanila. Sabik na raw siyang makita ang kanyang apo. Isa pa yun sa pinapapasalamat ni Marian na natutunang patawarin ni Nathaniel ang sariling ina sa mga pagkukulang nito. Kinausap ko na si Mang Roger tungkol sa bahay. Kumulot ang noon ni Marian. Sinabi kong bibilhin ko na lang ang rest house nila at pumayag naman na mag-asawa. You mean, tumango ito. Magiging atin ang bahay, I wanted to preserve that place. Para kay Nathan at sa magiging mga anak pa natin, I want them to see where we fell in love. I want them to love the island the way their parents did. Oh, Nathaniel, she kissed him bilang pasasalamat. Marian, Gusto mo bang tumigil na ako sa pag-aartista? Tanong ni Nathaniel sa kanya, umiling si Marian. It was never an issue, my love. Kagaya mo niintindihan kong trabaho mo. And I'm not an insecure person. Secured na secured akong ako lang ang mamahalin mo. Pinisilatan niya lang tungki ng kanyang inong. I love you forever. Hanggang nanditong islang ito, mamahalin kita. Inihilig ni Marian ang ulo sa balikat nito. Umusal siya ng isang pasasalamat para sa Isla Blanca na naging saksi sa pagmamahala nila. Nagulat pa siya nang biglang nahiga si Nathaniel sa buhangin na tinila siya kaya napaibabaw siya dito. Nathaniel! Nag-promise ako kay Nathan na pagbalik natin sa Maynila ay may baby sister na siya. I don't want to fail him. Sinimulan nito hubarin ang t-shirt niya. Dito, excitement starting to power on her. We've done it before. Anas ni Nathaniel habang pinagmamasdan siya. Pero nilunod ng mga halik ni Nathaniel ang pagtutol ni Marian and they made love along the shore of Isla Blanca the second time around. Tuluyan na nang nabili ng mag-asawa ang bahay na naging saksi sa pagmamahala nila. At makalipas ang 2 taon ay doon na nila piniling manirahan at muling nagsilang si Marian ng isang anghel, si Marina, na lalong nagpatibay sa kanilang pagmamahalan. At dito na po nagtatapos ang huling kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kwentong pag-ibig. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.